Sa video ito ay ipapakita ko sa inyo ang mga dapat yung gawin at malaman upang ma-cycle ng tama at mapanatiling marusog ang inyong aquarium upang ikaw ay maging masaya sa iyong hobby. Hello mga ka-pins! Ako nga pala si Manong Alan at ito ang aking YouTube channel. Pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa ammonia at sa simple nitrogen cycle. Pag-uusapan din natin ang converting ammonia to nitrite to nitrate. Ang ammonia sa pamamagitan ng beneficial bacteria ay nagiging nitrite at sa tulong din ng iba pang bacteria, ang nitrite ay nagiging nitrate. Ang mga beneficial bacteria na ito ay kailangan ng mahabang panahon upang mabuhay sa inyong aquarium tank. Kailangan mo itong i-cycle ng tama at maayos upang madaling mabuhay ang mga beneficial bacteria. Ang tamang pagsa-cycle ng tank ay tumatagal ng 3 to 4 weeks bago ito tuluyang magkamero ng beneficial bacteria. Pwede rin naman mga ka-fins mapabilis ang pagsa-cycle ng ating tank pamamagitan ng paglagay ng mga sponge filter na ginagamit nyo sa ibang tank, mga biomedias, mga decorations. Pwede nyo ilagay ito doon sa bago nyong tank upang mapabilis ang pagdami ng mga beneficial bacteria. Siguraduhin nyo lang na walang sakit yung pinanggalingan ng mga ilalagay nyong biomedias, biofilter sa iyong bagong tank. Kailangan mo bigyan ng panahon upang mag-grow ang mga beneficial bacteria sa iyong tank. First tip ko sa inyo mga ka-fins, kapag meron kayong bagong isda, huwag niyong ilagay kaagad ang bagong isda sa uncycled tank. Para mapaliwanag ko sa inyo ng maayos, sisimulan natin ng ating usapan sa cycled tank na. Ito meron ng isda, sponge filter, overhead filter, beneficial bacteria, decoration, at substrate na. Kumbaga nakaset up ng lahat sa iyong aquarium tank. Kapag kayo ay nagpakain sa inyong isda, sila ay magpupuk. At yan ang circuit ng buhay. At yan ang cycle ay magsisimula. Ang dumi ng isda ay magdulot ng ammonia. Kaya mga ka-fins, pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa ammonia. Ang sobra-sobrang ammonia sa loob ng ating tank ay nagiging sanhi ng pagkamatay ng ating mga isda. Ang ammonia ay lason sa ating mga alagang isda. Unti-unti nitong susunugin ang hasal ng ating mga isda at mahirapang huminga dahil sa kakulangan ng oxygen sa loob ng tank. Dapat hindi ganong kataas o kalala ang ammonia sa inyong tanke. Zero kung maaari. Pero hindi maiwasan natin hindi magkamero ng ammonia dahil sa tayo patuloy nagpapakain sa isda at pag sila'y kumain, sila'y magpupuk. Pangalawa, pag-usapan naman natin ay tungkol sa mga beneficial bacteria. Ang mga beneficial bacteria ay nabubuhay sa mga sa surface sa loob ng inyong tank. Sa sponge filter, biomedias, decorations, at sa salamin ng inyong tangke. Kaya mahalagang mayroong mga biomedias at sponge filter sa inyong tank. Sa mga substrate na bubuhay din sila. Kailangan ng mga surface na ito upang mag-grow mga beneficial bacteria sa loob ng tank. Ang mga beneficial bacteria hindi nag-grow sa tubig ng inyong tangke. Hindi sila lumalangoy. Sila ay mga nasa surface lang.
Kaya huwag kayong matakot sa kapag kayo nag-water change, mawawala din yung mga beneficial bacteria. Pero maaari yung silang mapatay sa maling pamamaraan ng inyong pag-water change. Kailangan pag kayo nag-water change, huwag niyong babalawan ng direkta sa tubig grifo ang inyong mga sponge filters, medias. Dahil ang sobra-sobrang chlorine ay maaari silang mamatay. So, kapag kayo nagpakain, sila ay magpupup. Pag sila ay nagpup, sila magkikreate ng nakakalasong ammonia. Ang mga beneficial bacteria naman, kakainin nila ang ammonia, i-convert nila sa... Ang mga beneficial bacteria ay kinakain ng ammonia na tulot ng ating mga alagang isla sa ating aquarium tanks. Dapat itong mawala upang hindi ito makaapekto sa ating mga alaga. Pag ang ammonia ay kinain ng mga beneficial bacteria at ito ay kanilang dinumi, ito ay magiging nitrite. Ang nitrite ay hindi na ganong kalala sa ating mga alagang isla, pero nakakasama pa rin pag ito ay sobra-sobra. Kaya ang nitrite ay hindi pa rin maganda sa ating mga alagang isla at dapat pa rin mawala sa loob ng ating tank. Sa pamamagitan ng ibang beneficial bacteria, ito naman ay nagsisilbing pagkain nila. At pag ito ay pag ang nitrite ay kinain ng mga beneficial bacteria at ito ay kanilang dinumi, ito naman ay magiging nitrate. Ang nitrate ay nagiging nutrients ng mga buhay na halaman sa ating loob ng aquarium tanks. Kaya mas mainam na maglagay ng mga live plants, kung hindi man sa loob, ay dapat maglagay tayo sa sump filters o overhead filters upang makomplete ang nitrogen cycle at upang maging balanse ang ecosystem sa aking mga aquarium tanks. To summarize the cycle, mga ka-fins, kapag kayo nagpakain sa inyong mga isda, sila ay dutumi. At kapag sila ay dumumi, sila ay magkikreate ng ammonia. Ang mga beneficial bacteria naman ay kakainin ng ammonia. At kapag sila ay dumumi, ito ay magiging nitrite. Ang ibang beneficial bacteria naman ay kakainin ng nitrite. At kapag sila ay dumumi, ito ay magiging nitrate. That's the simple nitrogen cycle, mga ka-fins. Sana may natutunan kayo sa video ito. At salamat sa inyong panonood. Thanks for watching, mga ka-fins. Hanggang sa susunod ko pang mga video, sana andyan pa rin kayo. Shoutout nga pala kay Sir Dario at sa kanyang family, kay Carlo at kay Lloyd Emerson, na mga kasamahan ko sa Undox Stop and Shop Dining. Thank you, mga Lodi.